ang gobyerno natin gumagastos ng mas malaki sa kinikita. Kasama sa kinikita, gustong gamitin nila na gawing puhunan ng Maharlika Investment Fund. So, imbis na sa gobyerno pupunta yung cash flow, i-divert doon sa Maharlika Investment Fund. Therefore, yung kita ng gobyerno na pwedeng gamitin sa budget, liliit. Eh, kada taon, lumalaki po ang budget natin, yung gastos natin. Ginagamit ang ating palaki na populasyon as the reason na lumalaki ang ating budget. So, liliit ang cash inflow, yung kita na pwedeng gamitin sa budget, liliit. Yung gastusin, lalaki. Ang tawag po dyan, budget deficit. Hindi, deficit po yan, hindi surplus, deficit. Ibig sabihin nun, tayo bilang bansa, ang ating standard of living, ang gusto nating pamumuhay, ay hindi talaga natin kayang sustentuhan galing lang sa ating mga kita. So, umuutang po tayo. Tayo po ngayon ay bauna sa utang, 13 to 14 trillion pesos. O ngayon, wala pang sovereign wealth fund yan o Maharlika Investment Fund na naimbento ng panahon na yan. 14 trillion ang utang mo. So, lalakihin pa natin. So, ang pacing ng pangungutang natin kada taon, lalaki pa. So, lalaki pa ng lalaki yan, 14 trillion na yan. Hindi yan bababa, lalaki. Yun po yun. Tapos, mabuti na nga itong budget process natin. Marami na nga tayong reklamo na masyado rin minamadali, kulang sa transparency. Pero public proceedings na po yan. Kongreso na yan at saka Senado na nagla-live streaming na kami ng aming proceedings. Pero kulang pa rin tayo ng impormasyon. Eh, ngayon, gagawa tayo ng Maharlika Investment Fund. Board na po yan. Board of Directors na po ang mag-decision dyan. Correct. Walang live streaming ang meeting yan. Anong meeting yan? Nasa loob ng conference room yan. Nakakandado ang pintuan yan. Kung reklamo na nga tayo sa isang public event, which is the budget process. Tapos ilalagay pa natin ngayon sa boardroom, nako, patay tayo.